narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Ulan mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay niyaya ni Kalingap Edo si Viancy sa isang date. Sila ay pumunta sa tabing dagat. Noong araw na yon ay galing sila sa double date kasama ang tambalang Arjun at Angelica. Kaya naman medyo tuwang-tuwa sila sa mga nangyari noong araw na yon at gusto lang muna nila magpalamig sa tabing dagat. Sabi nga ni Kalingap Edo na masaya din pala na tumambay sa tabing dagat ng silang dalawa lang dahil minsan ay hindi sila nakakapag-usap ng maayos dahil nga marami silang kasama at magulo daw. Napaka-gentleman nga ni Kalingap Edo dahil talagang hindi niya hinahayaan si Viancy na madulas. Kaya naman inaalalayan niya ito pababa papuntang dagat. Kinilig talaga ang mga viewers sa unexpected na pag-holding hands ng dalawa. Sa piling ko, okay. Sige po. Huwag mo akong bi. Tawag mo ako. Paalam ka naman. Kasi aalis sila Rab eh. At tuwing ma-vlog lang naman kita nakikita. Nakakalungkot. Paano yan? Pwede ba akong bumisita sa inyo kaminsan-minsan? Pwede naman po. Pwede. At, ayan, siyempre, ayoko naman pumunta doon nang walang paalam. Bilang respeto na rin kay Pinsan. Tama na, baka sabihin nila, take advantage ako, baka ako ma-report. Hinilig na ang mga manonood dahil inamin nga ni Kalingap Edo na hindi na lang niya gusto na puntahan si Viancy para lang sa vlog, kundi gusto niya na rin itong bisitahin kahit na walang naka-video. Talaga namang makikita natin na parang gustong-gusto na talaga ni Kalingap Edo si Viancy at gusto niya na rin itong makita kahit na hindi lang ito para sa video lamang. Habang nasa dagat nga sila ay naglalakad-lakad lamang sila at nagpapahangin. Ito ang first time na lumabas sila ng silang dalawa lamang. Kitang-kita ang kanilang pag-i-enjoy at parang nagiging comfortable na sila sa isa't isa. Sinamantala naman ni Kalingap Edo ang pagkakataon para naman makausap si Viancy at dahil dito ay parang mas nagiging close na sila. Ano na isip mo eh? Anong iniisip mo? Para laging malalang iniisip mo eh. Siguro po madami na kayo dito, hindi na lang ano. Marami din nila ah. Ano ba sabi mo dyan? Yung mga tinutulungan ko, yung mga beneficiary ko, dinadala kami saan dito. Naliligo kami. Ay, opo. Okay. Ano po? Papanood mo naman siguro. Okay. Supportive ka eh. Alam mo yan. So, maligo? Pambira. Hindi po. Hindi po. Wala po. Hindi po. Sige na! Hindi ko. Magpasahin kita. Wala po. Wala kang pisan? Wala po. Kasi ako na. Grabe nga ang kaswitan ng dalawa dahil ngayon na walang tao ay parang mas comfortable sila na magkasama. Pangalawang holding hands na nga nila iyon noong araw na yon. Kahit pa hindi ito sinasadya, ay talagang nakakakilig naman talaga. Kahit pa mahiyain si Viancy, ay talagang makikita mo na nag-i-enjoy din talaga siya kapag kasama niya si Kalingap Edo.
Maya-maya sa paglalakad nila ay may isang tanong na tinanong si Kalingap Edo kay Viancy. Ito ay kung sino nga ba ang kanyang crush o minapupusuan na ba siya sa pagkakataon na iyon. So what's your feelings? The city screaming, we're not coming home tonight. Secret po. Secret? Hirap naman nun. Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. Ako. Hindi mo ako tatanungin. Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tabi-tabi po. Saan po? Tabi-tabi. Hindi nga lang ang pagbibiroan ng dalawa habang sila ay naglalakad-lakad. Sa kanilang paglalakad naman ay umamin din si Ate Viancy na ang hinahangaan niya kay Kalingap Edo ay dahil sa kanyang pagiging mabait at pagiging masipag, dala na rin ng kanyang pag-i-scout. Ine-enjoy nga lang nila ang kanilang moment noon dahil sila nga lang dalawa ang magkasama. Kita natin komportable na rin si Viancy dahil sinabi niya at nagbiro siya kay Kalingap Edo na baka hindi lamang siya ang dinala ng babae ni Kalingap Edo noon at parang marami na rin daw. Sabi naman ni Kalingap Edo na dinadala niya doon ang kanyang mga beneficiary para maliko. Hindi na nang ganyan. Papakit ka. Papakit ka eh. Anong gusto mong gawin ngayon? Uumain kita ngayon sa mukha ko. Hindi mo kasi ako pinapansin. Nakahakilig nga ang kanilang mga titigan dahil talagang hindi nila naiiwasan ang mga ito. Maya-maya pa dahil hindi naman tiis ni Viancy ang hiya kay Kalingap Edo ay naglakas loob na siyang hatakin si Kalingap Edo para bumalik na raw sila doon sa taas kung nasaan ang kanilang mga kasama. Talagang marami na silang holding hands ngayong araw. Parang pangatlo na yata ito. Nagpahatak na lang si Kalingap Edo dahil tira nagulat din siya nang hawakan siya ni Viancy kaya hindi na rin siya nakatanggi. Maya-maya ay umakyat na sila at inalalayan siya ni Kalingap Edo na umakyat. Napakasweet naman talaga ng dalawang ito. Ganda ng araw. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. Kumusta po? Kumusta? Kumusta? Ito, iniisip ka. Iniisip ka. Sakit sa ulo. Noong tuluyan na silang makaakyat ay umupo muna sila dahil medyo pagod na rin sila sa nilang paglalakad. Habang nakaupo nga ay dinadama lang nila ang simoy ng hangin na napaka-fresh. Sabi ni Viancy ay nagpapasalamat lang siya kay Kalingap Edo dahil dinala siya doon. Sa ganon ay nakapag-relax-relax din ang kanyang isipan. Dito ay nagkwentuhan muna sila, nagpasalamat sila sa isa't isa at nagsabi ng kanilang mga messages.
Nagulat nga ang lahat dahil parang komportable na si Viancy, kaya parang medyo dumaldal na siya kay Kalingap Edu. Bakit mas madaldal ka ngayon? Nakakausap ko po kayo. Nag-share po kayo ng ano tungkol sa inyo. Mas nakikilala ko po kayo. Akala ko po kasi noon ano, sobrang tahimik niyo po. Tsaka ano. Hindi naman, kaya lang, siyempre, medyo pili lang siguro ng konti ang mga taong pinag-uubilan ko. Kaya, yan, ikaw, medyo feel ko ang ano, ang vibe mo. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Magaan, sana. Talagang nagkaaminan na sila na gusto rin nilang kausap ang isa't isa. Sabi nga ni Kalingap Edu ay sana si Viancy rin ay hindi rin magpapago at sana magtiwala din daw si Viancy sa kanya na magpakita kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman dahil nandito lang naman daw siya para kay Viancy, handang umalalay at makinig ano man ang kanyang tinadala. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye!